Scrutinize natin, lalo na pinakamataas na posisyon, Presidente, 110 million Pilipinos tayo, ipagkakaloob natin ang future natin sa kanya. Ngayon pa, nakikita na ninyo. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Umi-stop! Sinigawan ko yung Lindol. Stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Lindol, stop! Umi-stop! Stop! 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 Mentality, ano ang kanyang disposition-making mentality, tingnan ninyo. Nagakusa ng nagakusa, nagtambak ng papel sa harap, wala mang pinakitang ebidensya, tapos iniwan doon sa mga senador. Pag yan nagpresidente, ganyan ang gagawin niya. Sinigawan ko yung Lindol. Stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Lindol, stop! 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 Ipiloto ka sa aeroplanong ang pangalan ay Bansang Pilipinas, kaming nasa loob. Ay naku, lalabas ako. Lindol. Stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Lindol, stop! 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 Nungaling hindi ako tiwali. Kasi nungalingan yun, niloloko mo lang kami sa mga sinasabi mo. Panluloko yung sinasabi mo. Wala na akong paniniwalang sasabihin mo. Niloko mo na kami dito sa educational mo. Sinasabi mo lahat, hindi totoo. Nigawan ko yung Lindol. Stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Lindol, stop! 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 Oh, sinong corrupt ngayon? Di ba ikaw? Corruption yun eh. Corruption yun. Ang kapatid ng sinungaling, ang corrupt. Huwag ka magsinungaling. Kung sa Amerika ka pa, hindi ka na pwede na natatanggapin ng tao. Kasi doon, ang level ng kanilang democracy is already intellectual democracy. Igawan ko yung Lindol. Stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Lindol, stop! 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 Isulong ang kanilang mga agendang hindi tama. Tapos ang tama, matatabunan. Hindi na ngayon.